Okay, so now let's proceed to our discussion with these processes. This week six discussion, week six topic, no, about processes management. What is the processes concept? Ano pagkakaiba niya sa threads? Ano pagkakaiba niya sa multi-threads, no? So moving forward, okay, so we will going to discuss ano nga ali yung process concept, process scheduling, those operations on processes, inter-process communication, what are those examples of IPC systems, and the communication and client-server system. Alright, so to introduce the notion of a process, a program, and execution, which forms the basis of all computations. So these are one of the objectives na kailangan yung matutunan. Also, what are those features of processes, including scheduling, creation and termination, and communication. And also, to describe the communication and client-server systems. So first, let's know muna yung kagaya na nabanggit sa video reference natin about process concept. So ang OS, nag-execute siya ng maraming program. Alam niyo yan. So we have what we call batch systems at saka time-shared systems. Again, yung batch systems, ito yung mga jobs, yung mga application na running. Okay, running, halimbawa, when you open Microsoft Word or nag-open ako ng Google Meet, kagaya nito, at saka PowerPoint, ito yung mga running programs natin. Alright? So those time-shared systems naman ay user programs or tasks. So meron kang ginagawa doon sa computer mo wherein you're pertaining to program. For example, nag-deprag ka ng system, nag-open ka ng system tools, so you're trying to back up those programs, so time-shared po yun, no? May task kang ginagawa. Now, textbook use the term job and processes almost interchangeably. So mostly yung mga reference book natin, pag sinabi natin job tsaka process, talagang magkadikit na yan. Kasi kung walang job, walang ipoprocess, di ba? At kung anong ipoprocess kung wala namang task, walang job, right? Now, therefore, a process is a program in execution. Process execution must progress in sequential fashion. So, ibig sabihin yan, pag sinabing process, merong program in execution. May nangyayaring proseso, merong nangyayaring running program. Baga, di ba? May na-execute na program. In sequential, ibig sabihin in order, no? One at a time, yun po yung nangyayari at sinabing process. And a process includes program counter, stack. Ano ba yung stack? Ito yung mag-hold ng data mo kung ito po ba ay first in, first out or last in, first out. And also yung data section. Okay, halimbawa, ganito. Yung data mo sa stack, okay, sa process memory mo, ito po yung ano ha, parang virtual understanding natin ng memory, process and memory mo. Halimbawa, marami kang data or files, no, sa stack mo. Pag sinabi nating heap, okay, ibig sabihin yung pinaka-maximum or the midpoint ng iyong data, hahanapin niya. Diba, nato-searching ka ng file, no, sa stack mo. Kung ano yung unang nasa data mo, yun din ang una niyang i-out. No? So, first in, first out po ang stack. Ang queues naman yung last in, first out. Okay? So, it depends kung gano'ng karami ang files na yan. Kung stack, basta last in, first out siya. First out siya. Now, sa process state, we have what we call this one. New, running, waiting, ready, tsaka terminated. Diba kanina dun sa video reference, pinakita niya yung diagram. Ayan. Si new, si ready, si running, si terminated, at saka si waiting. I'm sorry, wait lang. Ay, nag-move siya, sorry. Wait lang guys, ha? Balikan natin yung kanina. So, pag sinabing new, the process is being created. Okay? So, ano ba yung ginagawa mo? Halimbawa, you're trying to open a Microsoft Excel.
So you are creating a process. Okay, running naman, instructions are being executed. Ibig sabihin, once you open na yung program na yon, na-instruct mo na, may instruction na, na-execute na. Okay? So ito yung running. While waiting naman is the process is waiting for some event to occur. So pag sinabi namang waiting, okay, you are expecting yung sa next na process na gagawin mo. Halimbawa, nag-click ka ng another application. So yun yung nasa waiting stage. Alright, next is ready. The ready is the process waiting to be assigned to a processor. So ibig sabihin yan, na-read na ni processor, okay, with the help of the operating system natin, at ready na siya to open, to launch. Makikita mo na siya sa screen. Okay? And next is terminated. The process has finished execution. So pag terminated, na-close mo na yung file, na-close mo na yung application, or na-close mo na yung program, wala nang nangyayaring running, waiting, or ready, no, during the execution. Alright, parang ganito. So when you're going to create a process, it was admitted. Now, nag-wait na lang siya kung is it for ready na or for running, o are you going to terminate that program or application, no? There is a scheduler dispatcher. Ibig sabihin yan, it will let you know kung ilan yung time interval or waiting time niya bago mag-open, mag-run yung program na yun or yung application. So, kaya may tinatawag tayo na input-output event wait at saka input-output event completion. Alright? So, information associated with each process. Okay, so nangyayaring ito, meron tayong tinatawag na process state, process or program counter, CPU register, CPU scheduling information, memory management information, accounting information, at saka input-output status information. So for example niyan, no, yung process control block natin, yung process state, process number, program counter, memory limits at saka list of open files nasa registers natin yan. Yung registers, ito yung isang block sa loob ng ating operating system na siyang mag-a-accept kung ano ang process na gagawin ni user. Diba? Mag-open nga siya ng mga applications sa computer niya. So kung tatlo yan, yung isa ay for ready state, yung isa running state, at yung isa naman ay waiting state. Hindi po sabay-sabay nag-o-open or nag-e-execute sa process. Kung tatlong application yung nasa registers mo, hindi po sila sabay-sabay nag-o-open or tinatawag na running or ready to open the file or the program. Hindi po ganun, no? Kasi some are waiting and some are running, no? So, hindi po sabay-sabay. O, for example yan. So, at process zero, no, ano ba ang gagawin mo? Halimbawa, you are trying to save the file. No? So, if you're going to save your file, then it will ask the user, syempre yung file name na isa-save mo. Diba? Tapos, reload state, ito yung time na they're trying to execute your file para ma-save na sa storage mo. No? So, ito yung tinatawag na switch from process to process. So, process to process kasi ibig sabihin may nangyayaring action, may nangyayaring execution. So, for example, tulad doon, nagsisave ka ng file, process yon. So, kapag na-save na yung file sa storage, process uli yon. Pag nag-load siya at in-open mo yung file, process ulit yon. So, nangyayari lang yung idle kapag wala kang ginagawang any process. So, ibig sabihin, wala ka namang kinuklose, wala kang in-open. Maga, naka-standby mode lang yung application mo. Kasi nga, nandun ka sa ibang application, naka-idle yun. So, ititingnan ni OS yun na, okay, ibig sabihin may in-open ka na ibang application kaya naka-idle yung file mo. No?
or interrupted because meron kang in-open na ibang execution. Alright? Next, job queue. Okay, sa processes, may tinatawag tayong process scheduling queue. Okay, pag sinabing queue, ito yung nasa, kumbaga sa ano, nakapila. No? For example yan, job queue. Pag job queue, ibig sabihin set of all processes in the system. Pag ready queue, set of all processes residing in main memory. Ready and waiting to execute. Pag sinabing residing in main memory, ibig sabihin, nasa loob na, nakasave na yun doon sa storage mo, sa memory. No? Ready na to execute or waiting to execute. Halimbawa, yung files mo na resume ay nasa loob ng folder A. So dahil nandun na siya, ibig sabihin, nandun na siya sa loob ng memory mo, sa folder A. So waiting na lang, kunyari, kinilik mo siya, dahil gusto mong i-open yung resume mo na nasa loob ng folder A, ibig sabihin, either ready or waiting state na siya. Ibig sabihin, ready queue po ang tawag doon. No? Pag device queue naman, it means that you're going to set up the processes waiting for an input-output device. So, limbawa, nilagay mo yung flash drive mo sa loob ng, doon sa USB port ng computer mo. So, device queue yon. Okay? So, i-inform ka ni OS na merong na-add na external hardware device. Ibig sabihin, na-confirm niya at na-recognize niya na merong nangyayaring device queues. So, halimbawa, ilagay mo yung USB port mo doon sa computer mo dahil ikaw ay magpiprint yung printer port mo. So, device queues po yun. No? So, either input and output po yun basta device na nakakonect sa PC natin. Si OS, i-verify niya yon kung ano yon, and then waiting ka kung anong next step na gagawin mo as execution. Dahil ikaw naman yung user, di ba? And process migrate among the various queues. Ibig sabihin ito, ano yung mga different queues na waiting na kailangan mong i-process at kailangan mong i-execute. Parang katulad sa printer, meron pa 10 program na line up na kailangan mong i-print. O yun, ibig sabihin, yung isa doon, on ready na to print at yung iba, waiting. Okay? Next. Ayan, tulad yan. Turong lang natin itong hindi ko makita. Wait lang, guys. Yan, ready queue and various input device queue. So, example yan. Pag ready queue, ibig sabihin, ito yung ating head. Ibig sabihin, ito yung unang file or unang file na nabasa niya. No? So, ang gagawin niyan ay ipapasa sa registers. So, ibig sabihin, ba, nag-double click ka ng file. So, babasahin ng registers ng OS natin yan. Ano ba to? Bakit siya nag-click? Diba? May dalawang click tayo. Right click tsaka left click. So, pag right click, ibig sabihin you're trying to open the file. Diba? Pag right click, iba yung mga option doon. Are you going to copy? Are you going to exit? To delete? To save? Diba? So, papupunta muna sa registers. Ano yung gagawin mo? Diba? So, pagtapos mo na siya, nasa dulo ka na, yun na yung tail. Ibig sabihin na na-complete mo na yung task mo. Same way din sa iba, no? Sa ibang files, no? Kung yan po ay disk, kung magnetic tape po ba yan, ibig sabihin may another external storage, no? Kahit naman mag-open tayo ng, ano eh, ng file sa ibang external storage, ganun pa rin po yung process niya. Okay? Ready queue, waiting queue, at terminating queue. Okay? So, parang ganito, yan, no? Yung CPU, ito yung processor natin. I-read niya ano yung input-output queue natin kung meron man. Upon request, ano yung slice expired niya? Ilan, ibig sabihin ng time slice expired, ilan yung span of time niya? Gano'n ba katagal niyang in-open and execute yung file? Diba? Usually, yung mga makabagong processor ngayon, ako millisecond na lang, no? Hindi second, millisecond, ganun kabilis. Kaya, pag nag-open ka ng application, hindi ka na kailangan mag-antay ng 2 minutes, 3 minutes. Hindi ka tulad ng mga sinaunang operating system noon. Alright? So, actually, para mas maintindihan
maintindihan nyo to, kasi itong schedule na didiscuss pa natin to next meeting, no? Hindi muna tayo pupunta dyan. Hanggang dito muna tayo. Explain ko sa inyo yung task manager. Kasi sa task manager, dun po mas ma-explain kung ano yung ready state, ano yung waiting state, at saka yung terminate state, no? So, i-close ko po muna itong ating PowerPoint para may show ko sa inyo yung task manager at may explain ko. Okay, please stand by.